Ating title, Rooted Christian. Mga rooted, mga inugatan. Inugatan ba? Hindi na. May talagang yung ugat, mga kapatid, yung ating pananampalataya ay talagang merong ugat. At isa po ito, mga kapatid, sa habang binasa ko itong verse na ito, biglang natuon po, mga kapatid, yung aking attention sa, di ba, na-discuss natin, nadaanan natin nung nakaraan po yung talinhaga ng mga hasik. Yan, ano natin, yung four kinds of heart, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Pero may isa po dito na nadaanan at nabiglang natuon yung aking pansin, mga kapatid. So, ito po ay sa Matthew chapter 13, verse 5 to 6. Ang sabi dyan, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit, natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibasay mababaw ang ugat. Amen. So, alam po natin kung ano po yung istorya po ito. Ito po yung pagkakataon na ang isang yung isang seed o yung isang nalaglagan po ng binhi ay nalaglag po siya sa mabatong bahagi. So, ang sabi doon, maunti lang yung lupa. At ipinaliwanag din po yan sa mga kasunod na mga verses na ang ibig sabihin daw po nito ay yung mga taong nakatanggap ng salita ng ating Panginoon, yung nung na-receive nila o nung makinig nila ang salita ng Diyos, ang pananampalataya, nandun po, mga kapatid, na sila po ay punong-puno ng kagalakan. Ayan pala ang pananampalataya. Ganito pala kasaya ang pananampalataya. Ganito pala kasaya maglingkod sa ating Panginoon. Nandito pala yung hinahanap po, yung mga naririnig po natin sa mga unang mga mananampalataya. Amen. Na nandun po yung nakita po nila na masaya naman pala maglingkod sa Diyos. Kala ko nung una kasi, ang sabi daw, pag nagbasa ka ng Bible, mabubuwang ka. Nasisiraan ka ng utak, kaya huwag kang pumunta dyan. Pero nung naranasan ko ang pananampalataya, masaya pala dito, sa awitan pa lang, buhay na. Talagang may nararamdaman na akong kakaiba na hindi ko nararamdaman doon sa dati kong pinagsasambahan. Ganyan yung mga klase po ng mga mananampalataya. Usually, karamihan ay ganyan naman talaga yung ating nararamdaman sa gawain. Pero may pailan-ilan na ang nangyayari, pag dumating naman ang pagsubok, ay umaalis sa pananampalataya. Ito po yung mga klase ng lupa o nang nataniman ng binhi na masaya po nilang tinanggap ang paglilingkod po sa ating Panginoon. Masaya po nilang tinanggap ang pananampalataya. Ngunit nung dumaan na po sila sa iba't ibang klase ng pagsubok, umayaw na. Kasi ang akala po nila, pag ikaw ay born again na, kapag ikaw ay mananampalataya, naglilingkod na sa Diyos, wala ka ng problema. Hindi po ganun ang buhay, mga kapatid. Mananampalataya o hindi, dadaan po tayo sa iba't ibang klase ng problema, ng mga kapagsubukan. Kaya, itong kagandahan na nasa pananampalataya po tayo, kilala natin ang tunay na Diyos, meron po tayong kasangga pag dumadaan po tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok. Ang true attitude, ang dapat attitude ng isang mananampalataya, mas lalo sa mga baguhan, pag dumadating ang mga iba't ibang klaseng pagsubok, hindi tayo dapat tumatakbo. Ang ginagawa po natin, dapat tayo ay lumuluhod at nananalangin sa ating Panginoon. Yan yung best na dapat gawin. Hallelujah! Mas lalo na sa atin. Kasi alam niyo, mga kapatid, sa mga trials, sa mga kapagsubukan, doon natin mas nakikilala ang ating Panginoon. Hindi mo makikilala ang Diyos pag hayahay ang buhay. Pag masaya ang buhay, hindi mo makikilala ng mas malalim ang Diyos kasi iba yung kumbaga yung pakikitungo mo sa ating Panginoon, hindi pa ganun ka-intimate, mga kapatid. Pero pag pag nandun na sa dumadaan tayo sa iba't ibang klase ng pagsubok, mga kapatid, mas lalo nating nakikilala ang ating Panginoon. Tandaan niyo po yan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid.
So, alam po natin ang istorya. May apat na klase, pero ito yung ating pagtutuunan po ng pansin. Amen. So, sa mga mananampalataya, mas lalo na sa ating mga mananampalataya ng bumibilang ng taon, huwag naman na mawala sana yung inyong pinaghirapan, yung inyong mga ginugol na oras sa ating Panginoon kapag kayo ay dumadaan sa iba't ibang klase ng pagsubok at biglang sa kalagitnaan, sa Lord, ayaw ko na. Ayaw ko na maglingkod. Nahihirapan ako. Tandaan po natin, mga kapatid, talagang mahirap ang paglilingkod kung hindi natin mahal talaga ang ating Panginoon. Kasi kung mahal natin ang ating Panginoon, hindi mo makikita ang mahihirap na bagay. Kung mahal po talaga natin ang ating Panginoon, hindi mo makikita na napakahirap maging mananampalataya. Kaya pwede niyong kausapin yung mga medyo nasa umidad na sa pananampalataya, ano po sekreto kung bakit hindi kayo tumigil sa pananampalataya? May naka-ano kayo, may mga experience na kayo na 90 years old na eh, mananampalataya pa rin. May nakita na ako mga kapatid, 80 years old, naglilingkod pa rin sa ating Panginoon. Ilang taon na naglilingkod pa rin sa ating Panginoon, hindi pa rin sila tumitigil sa pananampalataya. Bakit? Bakit sila tumatagal ng ganong katagal sa pananampalataya? Dahil mahal po nila ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Mas maganda ngayon eh, makipag-usap sa mga ganong mananampalataya kasi mas marami na yung mga challenges na na-accomplish. Mas marami na yung mga challenges, mga kapatid, na talagang napagtagumpayan. Kaya kapag may mga kapagsubukan, mas maganda makipag-usap sa mga ganun. Kasi mapapayuhan ka ng ayon sa kanilang experience, mga kapatid. Praise the Lord. So, sana hindi ganito ang ating puso, mga kapatid, ang ating pananampalataya. At isa rin po itong reminder sa bawat isa po sa atin na hindi porkit, kasi may mga pagkakataon po sa buhay na halos sabay-sabay. Sino nakaranas nan? Sabay, halos sabay-sabay ang mga challenges na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sino nakaranas ng mga ganyang pagkakataon? Lord, nandito na naman. Katatapos ko lang ah. Hindi pa ako nakakahinga, meron na naman. Parang si, kilala rin si Hope, mga kapatid. Nung nagkaroon na ng dire-diretso yung kanya, namatay yung kanyang yung mga kahayupan, yung mga alagang hayop, yan na lang, mga alagang hayop, yung mga ari-arian. Sabi doon, pagbabasahin po natin ang Biblia, humihinga pa lang. Sumunod na agad, mga kapatid, meron na agad bad news. May ganyang sitwasyon po, pag ganyang punto ng buhay po natin, na nagdire-diretso ba? Pero hindi po yun lisensya para tumigil tayo sa pananampalataya. Lisensya po yun para mas lalo tayong manatili at kumapit po sa ating Panginoon. So nire-remind tayo ng ating Diyos, mga kapatid, na suriin po natin lagi ang ating pananampalataya. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, suriin natin ang pananampalataya. I-check mo yan. Amen. I-check natin kung malalim na ba yung ating pananampalataya. I-check natin, mga kapatid, kung baka yung mga ugat-ugat na yan ay medyo na nabubungkal-bungkal na. Dapat sa pananampalataya, ang ugat natin sa pananampalataya, palubog, hindi pabungkal. Amen? Tandaan po natin yan kasi alam natin, pag binubungkal na yung ugat, mahina na po yan. Kasi may mga pagkakataon, mga kapatid, may mga tao, alam nyo, isa po sa mga sanhi po nito, marami akong pwedeng ikwento sa inyo, mga kapatid, isa sa mga sitwasyon na pwede nating bigyan ng halimbawa dito, meron akong, kasi marami nang, matagal na rin naman sa pananampalataya, meron dyan na pagkakataon na sa mga kabataan, may naliligaw ba? Ang yung babae ang mananampalataya, yung lalaki hindi. Nagpa-baptize lang kasi gusto niyang masagutin siya ng ano. Mali ang purpose, mga kapatid. Para kay sister, hindi kay Lord nagpa-baptize. Yung iba naman, merong mga kasyoso sa loob.
ay kailangan medyo magpadikit-dikit kaya kasi mayroong mga negosyo, mga negosyante. Ano, o kaya yung iba naman talagang na may iba't ibang kadahilanan. Ito po yung mangyayari po sa kanila. Makakatagpo rin naman talaga sila ng kaligayahan sa loob ng church. Pero hindi po yan tatagal pag mali po ang ating motibo. Yung iba kasi mga kapatid, ang gusto lang yung mga pag nakita nila, ah, ganito pala dito, yung pala nila, mga pagpapala lang ang habol nila. Huwag sana tayong ganun, mga kapatid, kasi may mga tao, mga kapatid. Ito, ito yung kanina, matuyo agad. Kasi may mga tao, mga kapatid, na kaya naman tinanggap nilang ating Panginoon dahil sa mga pagpapala. Pero hindi talaga nila intention na talagang maglingkod ng totoo sa ating Panginoon. Huwag sanang maging ganyan po tayo. Amen? Kasi maraming warnings ang Biblia na mayroong mga ganyang tao o may mga papasok sa church na iba po ang intention. Kaya mag-ingat po ang bawat isa po sa atin, mas lalo na pong tayo ay lumalaki na po sa lumalaki na yung ating church, nadami na po yung bilang natin, kailangan guardyahin din po natin yan. Bilang tayo po yung mga mananampalataya dito, dapat alam po natin yung mga bagay na yan. Ang sabi ng Biblia, mga creeping spirit, gumagapang sa loob ng church, mga kapatid, na iba po ang intention. Ang intention po nila ay hindi para maglingkod, kundi sa mga ibang bagay. Kaya mag-ingat po tayo sa mga ganyan, mga kapatid. Dahil tunay po na mayroong pagpapala po talaga sa paglilingkod po sa ating Panginoon. May kapayapaan po talaga sa lugar kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya. Sino nakaano dyan? Nakaranas ng ganyan? Nung pagpasok niyo dito, mga kapatid, si Puileo, kapatid, pagpasok pa lang ng pinto, parang ibang pangramdam ko dito ah. Kasi yung nakarinig ng testimony ganyan, oh, naranasan niyo mismo, hindi lang kayo umimik. Yung pagpasok niyo pa lang, mga kapatid, parang ibang nararamdaman ko dito. Parang kakaiba ito sa marami. Dahil kung nasaan ang presensya ng ating Panginoon, nandun talaga ang kapayapaan. Nandun ang kagalakan, mga kapatid, kasi biblical yan. Biblical po yan. Kaya, kahit pa paano, mga kapatid, kung may mga kapagsubukan, talagang nagkakaroon sila ng peaceful na pakiramdam. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, na kahit sa ganitong bagay, huwag po tayong huwag ibang intention natin, kundi ang intention po talaga natin ay kaya po tayo nandito sa loob ng church para maglingkod sa ating Panginoon. Kasi alam nyo, sabi ko nga po kanina, ang pananampalataya, ang paglilingkod sa ating Diyos, ang sabihin natin sa mga ito, mga kapatid, dumadaan pa rin sa iba't ibang klase ng pagsubok. At alam nyo, ang pagsubok, na ano ko na po ito nakaraan, magkaiba ang pagsubok sa problema. Tandaan nyo pa yan? Magkaiba po ang pagsubok sa problema. Ang pagsubok para sa ikatatatag ng mga mananampalataya. Ang problema, yan po'y kagagawan. Consequence, mga kapatid, ng ginawa ng tao. Kaya, sa bawat pagsubok na meron po tayo, dumadaan po sa atin, at huwag niyo pong isipin na ang pagsubok galing lagi sa labas. Tandaan niyo po, ang pagsubok pwedeng katabi niyo. Pwedeng maging pagsubok sa pananampalataya mo yan. Pwedeng pagsubok sa pananampalataya yung mga natayo dito. Kasi hindi po natin alam kung ano yung gagamitin ng ating Panginoon para palakasin yung ating pananampalataya. Kaya dapat maging marunong at maging matalas ang ating sa isipan at pananampalataya, kasi lahat ay pwedeng gawing pagsubok sa iyo ng ating Panginoon. Pero isa lang ang gusto ng ating Diyos, mapagtagumpayan po natin ang lahat ng bagay na yan. Amen! Hallelujah! Kaya, ang isipin na, ay, paglalabas ako ng church, may pagsubok na yan. Hindi, sa loob ng church, may pagsubok din. Sa preaching nga, may pagsubok eh. Sinong inaantok na dyan? Medyo maaga pa naman. Pagsubok din yan. Sinusubok ka ng hangin. Sabi ng isang preacher, hindi ko alam kung sa youth camp ba ito. Pagsubok yan, kaawa yan.
mga demonyo ang may gawanan, kaya kayo mapikit-pikit. Ang sabi ng preacher, alam niyo sa mga tulika, ano? Yung ano natin dito? Talukap. Ayan. Dahil sa ating mga talukap, meron din mga demonyo itong nagbibitin-bitin dyan. Pag ikaw ay medyo na, ano na po, may nabitin na dyan, sawayin mo na yan. Demonyo ito, umalis ka dyan. Gusto kong makinig, ayokong matulog. Pero, may isang preacher naman, mga kapatid, na narinig ko, pinapabayaan lang daw niya yung mga natutulog sa church. Kasi dito, nakakaramdam sila ng kapahingahan. Kasi pag natin daw sa kanilang tahanan, nasabi rin, hindi talaga makatulog. Wala talaga. Kaya pag nasa church, pinapabayaan na nila kasi may kapahingahan sa loob ng church. Ay, huwag sana nung ganun, mga kapatid, na mag-start na akong magsalita, pagmulat mo ay revival na. Sayang din yung pagpunta mo natin dito. Kaya pag meron niya medyo bumibitin-bitin na demonyito, saway-saway niya yan. Ano po? Kailangan niya ng toothpick para hindi bumaba yung inyong mga mata. So kasi may iba't ibang klase ng pagsubok at susubukin po tayo. Kaya maging alis to, mga kapatid, ang ating isipan sa ganyang pananampalataya, sa ganyang pagkakataon, mga kapatid. So may katanungan ako, mga kapatid. Siguro ay sa inyo ay simple lang ito, pero lagyan niyo ng malalim na pag-iisip, mga kapatid. Una, mga kapatid, bakit ka ba naglilingkod sa Diyos? Huwag nyo nang, malaya si Kaleo. Dahil gusto ko mabago ang aming pagkakabuhay. Yan. Tama yan. Para mabago yung buhay natin kasi ang dala ng pananampalataya, pagbabago po talaga. Amen. Pero sa mga matatagal na, ba't ba kayo naglingkod sa Diyos? Nakalimutan nyo na ba yung inyong, bakit nga ba ako naglingkod kay Lord? Baka ko yung kinikwento ni Pastor kanina na dahil sa babae, kaya pumasok lang dito sa church. Dahil sa negosyo, dahil may kasosyo, dahil may kaibigan. Bakit nga ba ako naglingkod sa ating Panginoon? Ayan, di ba minsan kasi may mga tanong na simple lang pero malalim pag pinag-isipan. Amen? Hindi natin say, Lord, saan nga ba ako nagsimula? Bakit nga ba ako naglingkod sa iyo? Ba't ako nagkaroon ng ganitong puso? Yeah? So, mga kapatid, ano yung rason kung bakit tinanggap natin ang Diyos sa buhay po natin? Ano yung rason? Ano pa pang naging reason kung bakit ako naglilingkod? Bakit ako nananatili sa pananampalataya? Kaya, yung mga simpleng tanong na ito, dalhin nyo yan mamaya. Isipin nyo, si Darwin, mahilig mag-isip yan. Kapag nagdadrive ko, isipin mo. Pero maging ano ka sa talsada. Makakaisip mo, lumilipad na pala kayo. Ano? Ipin natin, bakit nga ba ako naglingkod kay Lord? Lalo na yung may magagandang buhay dati. Ba't nga ba naglingkod ako sa Panginoon? Ayos naman yung buhay namin. Ano bang rason kung bakit tinanggap ko ang ating Panginoon? May iba't iba tayong kasagutan. Amen. Pero hindi ko naisa-isahin po kayo. Talagang ano nyo na lang yan. Baunin nyo mamaya. Amen. Kasi may iba, mga kapatid, na talagang merong sinasabi sa Biblia na marami pong pakay ang tao. Pero ang Diyos talaga ang nagpapatupad, mga kapatid. Pero yung iba, yung wala sa ating Panginoon, iba po ang pakay nila. Kasi ang pag-aakala po nila, ang sabi dito sa 1 Timothy 6, chapter 6, verse 5, may mga tao, mga kapatid, na ang akala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Yeah. Sino ditong gustong yumaman? Marami pa rin palang gustong yumaman. O, gusto kong pagpalain ng Panginoon. Kahit hindi na ako payamanin, pagpalain lang. Kasi doon din ang punta nun. Amen. Pag pinagpala ka na ng ating Panginoon, amen, doon din ang punta po nun. Pagpalain ka muna bago mapayamanin. Amen. So, ang akala kasi ng tao, relihiyon, paraan ng pagpapayaman, kaya merong mga likong nga, mangangaral na talagang itong ginagawa nilang puhunan, yung relihiyon. Marami kayong kilalang ganyan na
ang ginagamit nilang pagpapayaman ay yung reliyon. Kaya na-expose tuloy sila eh. Lumalabas ang mga balita, ah, ganito, ganyan. Merong mga anomalya sa loob ng pananambahan o ng grupong yan. Kaya nakikita po natin na mali po yung kanilang pananampalataya, mali po yung motibo po nila sa paglilingkod po sa ating Panginoon. So, kaya nagkakaroon ng mga ganyang bagay. Kaya ito yung kahalagahan na tayo po ay rooted sa pananampalataya. Malalim po yung ating pagkakakilala sa ating Panginoon para maiwasan po natin yung mga bagay na ito. Kasi pag ang isang mananampalataya, siya po ay rooted o yung kanyang ugat sa pananampalataya ay malalim, ang relasyon niya sa ating Panginoon ay malalim, hindi po niya maiisip yung mga ganitong bagay. Kasi malalim na eh. Iba po ang pangunawa o iba yung kaisipan ng mga taong malalim ang relasyon po sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan, kapag ang kaisipan ng isang mananampalataya ay makamundo pa, tandaan po natin, mababaw pa yan. Kapag nahuhumaling ka pa sa mga makabundong bagay, mababaw pa yan. Pero pag ang iyong pagkatao, yung iyong pananampalataya, mas hinahanap-hanap mo ang gawain, masasabi ko sa iyo, lumalalim ka na kapatid. Lumalalim ka na sa pananampalataya. At yan ang gusto po ng ating Panginoon. Na maging malalim po ang ating relasyon at pananampalataya sa ating Panginoon. Bakit kailangan maging rooted sa pananampalataya? Bakit kailangan natin magkaroon ng ugat sa pananampalataya? Una mga kapatid, upang magawa po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Diba kanina nga nasabi po natin mga kapatid sa mga taong mababaw o wala talagang ugat sa pananampalataya, hindi po nila masusunod ang kalooban ng ating Diyos kasi nahuhumaling pa po sila sa mundo. Pero once na tayo ay lumalim na sa pananampalataya, magkaroon tayo ng ugat, lumalim ang relasyon natin sa ating Panginoon, ang gagawin po natin talaga, magiging ano ito eh, kumbaga, magkukusa na yung ating tayo. Magkukusa na tayo na gumawa ng kalooban ng ating Panginoon. Kasi ang mga bata o yung mga, sabihin natin mga mangmang na mga bata, wala bang alam ba? Wala pang alam, hindi pa nila alam kung ano yung kanilang ginagawa. Di ba? Kaya minsan sinasaway natin yung mga bata, huwag ka maingay, may pangangaral. Huwag kang takbo ng takbo, malapit ka dyan sa ano, malapit ka dyan sa kalsada, huwag kang takbo ng takbo, hindi mo alam. Mga biglang may rumaragasa, di ba ganyan yung pag-iingat ng mga magulang? Kasi medyo ano pa eh, hindi pa sila ganun sa pag-iisip. Kasi dinidiscover pa nilang nila yung mga bagay-bagay. Ganon din po sa pananampalataya. Hindi natin magagawa ang kalooban ng ating Panginoon kung wala naman tayong ganun kalalim na pangunawa sa mga utos at layunin ng ating Panginoon. Kaya mas mahalaga po talaga na lagi po tayong nasa loob ng gawain, lagi po tayong merong prayer, lagi tayong merong pagbabasa ng Biblia para malaman po natin ang nararapat gawin at kalooban po ng ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos mga kapatid. Alam ko, maraming, sinong nababasa ng Bible dito? Araw-araw. Wapay, amen na sana eh. Yung nagbabasa ng Biblia, amen? Amen! Araw-araw. Nasa isip-isip nun eh, kaysa ma-impirno dahil nagsinungaling, hindi na lang kong imig. Kaya kailangan po natin mga kapatid, kasi sa habang nagbabasa tayo ng Biblia, nakipag-usap tayo sa ating Panginoon, dumadalo tayo sa iba't ibang gawain sa loob ng karyaan ng ating Panginoon, doon lumalalim ng lumalalim po ang ating pananampalataya at relasyon po sa ating Panginoon. Amen. O, sa ganung paraan, nagagawa po natin ang kalooban ng ating Diyos. Sinong masayang ginagawa ang kalooban ng ating Panginoon? Amen. Maging masaya po tayo. Huwag tayo yung parang mga sino yung mga, di ba, alam mo yung mga spoiled kid, mga ano yung mga rich kid, mga RK, mga tinatawag. Ano, pag may pinapagawa kayo na ayaw niya, magmamaktol. Sinang ganyan dati mga kapatid? Ako ganyan ako dati talaga, sabihin ko sa inyo. Hindi ako RK. Pero pag ayaw ko, panghirap kasi. Ikaw ba naman pag-igibin mga kapatid, apat na ano?
ang pupunuin mo ay 2 drum. Buti kung patag yun sa amin, pailalim, pababa. Daladala ko yun, may daladala ko mga kapatid yun. Hindi pa pantay yung aming ano. Hindi pa pantay yung aming pabahay. Ano yun, marami kasing ugat. Doon ako nadaan, talagang binabalabalansi ko po yun. Ay, alam yun ni Jerome eh. Nag-iigib din kasi yan dati. Kaya, pag pinag-iigib na ako, ako gusto ko mag-basketball. Ano yung nasa ko? Gusto ko mag-basketball. Kaya, pinagsabay ko mga kapatid. Hindi ako balagwit. Ano ko yung apat? Yung, tawag dito? Kariton ba yun? Pero yung nasa likod, kapatid. Kaya ano, pinagsabay ko rin kasi gusto ko mag-basketball. Pero kailangan ko pa rin mag-igib sa bahay. Inilalabas ko yung aking igiban. Itinatambay ko sa puso. Alas 3 ng hapon, hindi muna ako mag-igib. Magbabasketball muna ako. Alas 7 ng gabi, saka ako mag-igib hanggang alas 10. Kaya tuwing madaling araw, lagi ako nagkakaroon ng cramps. Binabangungot ako, sobrang pagod na ako. Kasi. Pero masaya kong ginagawa yun, yung pag-igib lang ang hindi. No, choice naman ako. Kung hindi ako nag-igib, hindi ako makaligo. Ano? Wala kang maligo, walang panlaba. Kaya, ano lang yan, mga experience lang mga kapatid. Pero kung mahal talaga natin ang ating Panginoon, kalooban ng Diyos, magagawa po natin ang lahat ng bagay na yan. Amen. Lahat kahit mahirap, merong mahirap kasi. Ang isip kayo ng mahirap na inuutos ng ating Panginoon. Pwede ba kayo magbigay, mga kapatid? Mahirap, ano? Ano? Ha? Mahalin ang kaaway, talagang mahirap po yan. Sabi pa nga ang Biblia, pag sinampal ka sa kabila, iharap mo pa yung kabila. Mahirap nga yun. Kaya tayo mga kapatid, huwag na lang tayo kumuha ng kaaway. Huwag na lang tayo makipag-away para wala tayong mahirap mahalin. Amen. Lahat tayo maging, anat kasi yan, sabi ng everybody mga kapatid, na kailangan na meron po tayo kasi hindi natin makikita ang ating Panginoon. So, kasunod mga kapatid, kailangan natin maging rooted para mabantayan din po natin ang ating pananampalataya. Ang ibig sabihin mga kapatid, once na tayo po ay naging rooted sa salita ng ating Panginoon, hindi tayo basta-basta malilin lang ng kaaway. Kasi may alam po tayo. Alam po natin, sasabihin nila tatlong Diyos. Isa lang, bigyan mo ko ng tatlong Diyos sa Biblia. Yeah. Hindi tayo malilin lang ng kaaway. Kailangan, sabihin, kailangan Linggo ang pananambahan. Ay, kailangan Sabado ang pananambahan. Bigyan mo ako sa Biblia na nagsasabing ano, Linggo ang pananambahan. Alam po natin, para mabantayan po natin kasi maraming warnings, maging ang mga apostol, mga kapatid, ay nagsasabing maging sila ay magdala ng ibang aral maliban sa itinuro nila ay itakwil kahit anghel pa nga eh. Kaya alam niyo mga kapatid, sa mga samahan na ang sabi doon dahil sa anghel, kailan may mga samahan na ibinigay ito ng anghel, yun yung naging katuruan po nila. Maraming anghel po naglipa na po dito sa lupa. Anghel po yung mga fallen angels. Amen. Yun yung mga nandito po sa lupa, mga kapatid. Yung mga nanlilin lang. At, yan po, mga kapatid, yun yung mga kawan po ng ano, kasamaan, mga demonyo, mga kapatid. Amen. Sila po yung mga naglaganap po dito. At, magaling po silang manlin lang. Ano yung mga kapatid, yung mga fallen angels na yan, yung mga demonyo, mga kapatid, hindi po yan mga pangit kasi ang description ng mundo, pag demonyo, pangit. Anong description ng demonyo, mga kapatid? Merong buntot, may malaking tinidor, pantusok ng malaking hotdog, ano po? Pula, merong sungay, may bigote. Tandaan niyo, mga kapatid, hindi makakapanlin lang ang kaaway pag pangit sila. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Kaya ang kaaway, kaya maraming nadadaya ang kaaway kasi pleasing yan sa mata. Maganda po yan sa mata. Lahat ng ino-offer po ng kaaway, maganda po yan sa mata. Kaya wag po kayo, isipin niyo po muna pag merong magandang dumadating sa buhay niyo, may mga opportunity mga kapatid,
baka hindi yan galing sa ating Panginoon. Baka offer yan ng kaaway para alisin po tayo sa pananampalataya. Kaya kailangan natin maging wise, mga kapatid, at maging malalim yung ating ugat sa salita ng Diyos para hindi po tayo malinlang. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ang kaaway, maganda yan. Pugi yan, mga kapatid. Mayaman yan. Kayang magpalanan. Naniniwala ba kayo dyan? Ang kaaway, kaya niyang magpala. Kaaway nga, nung nagpapasting ang ating Panginoon, nag-o-offer nga ang kaaway ng ano eh. Lumood ka lang sa akin, sambahin mo lang ako, bibigay ko yun sa iyo. Di ba? Ano kaya yan, mga kapatid? Operan ka, Brother Darwin. Iyon na itong vulcanizing ko. Kailangan, may pasok ko lang ng Linggo. Ano kaya yun? O sige, ayaw mo. Bigyan kita ng isang milyon para makapagtayo ka ng panibago. Ang tandaan niyo po mga kapatid, ang kaaway, hindi yan nag-o-offer ng isang beses. May mga counter-offer yan. Amen? Tandaan niyo po yan mga kapatid. Kasi ang kaaway, matalino at hindi yan tumitigil. Kasi ang kaaway, kapag yan po mga kapatid, ay gumawa ng isang hakbang, sisiguraduhin niya mga kapatid na tayo ay malilin lang. Pero salamat sa ating Panginoon, pinapanahanan po tayo ng banal na Espiritu ng ating Diyos at may alam tayo sa salita ng ating Panginoon, kaya hindi po tayo basta-basta malilin lang. Isa pang ginagawa ng kaaway, yung mali, pinagmumukha niyang totoo. Yan po yung ginawa niya kay Eva, kaya nalin lang niya. Yan po yung teknik ng kaaway. Hawig na parang totoo, pero hindi. Kaya bawal mag-makeup sa atin eh. Amen? Okay, mag-makeup. Kasi para maging totoo kayo. Kasi pag medyo naka-makeup na, nag-iba ng itsura eh. Wow! Tapos nung naligo, ew! Huwag sanang ganun. Maganda eh, kahit maligo o hindi, maganda pa rin. Pugi pa rin. Amen po ba mga kapatid? Palakpakan natin ang... Amen. Sabi rin naman sa Biblia, hindi yan mga kapatid. Maging natin, ang linangin natin, ang sabi dyan mga kapatid, yung magandang pag-uugali po natin. At kasunod mga kapatid, upang tumibay yung ating pananampalataya. Kasi once na rooted po tayo, once na malalim ang ugat natin sa pananampalataya, kahit anong bagyo pa yan, kahit anong pagsubok pa yan na dumating po sa atin, hindi po tayo mapapatumba ng iba't ibang klaseng pagsubok. Bakit? Kasi malalim yung ating relasyon po sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ganyan yung maganda. Kapag malalim ang relasyon po natin sa ating Panginoon, kahit anong klaseng bagyo pa yan, kahit iba na kasi ang ano ngayon, ano? Tropical signal. Hanggang ano na ba tayo? 6 na? 5 po. Kahit 5 pa yan. Kahit samahan ka pa ng lindol, mga kapatid, kahit anong intensity pa yan, once na tayo, mga kapatid, ay ang ating pananampalataya ay nakaugat sa salita ng ating Panginoon, hindi tayo mapapatumba ng iba't ibang klase gawa ng kaaway, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Kaya mahalagang mahalaga na maging talagang pagsingapan po natin na maging karapat dapat tayo, pag-aralan po natin, kausapin natin ang ating Panginoon sa ganung paraan para mas lalong lumalim ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sa mga ganyang bagay, walang pagsubok na pwedeng magpatumba po sa atin. Amen. Walang pagsubok na pwedeng magpatumba sa atin. Sa mga manginginom nga, tumutumba din sila eh. Ilang case ba ang pinakamarami niyong nadali? Sa huli, tumumba pa rin. Amen. Pero sa pananampalataya, kaya yung sinabi ko kanina, tumagal sila ng ilang taon na, 80 years, 90 years, naglilingkod pa rin, malalim na po yung ugat nila sa pananampalataya. Kaya kahit anong hamon sa pananampalataya, mga pagsubok, hindi po sila bumibigay. Bakit? Malalim na po ang kanilang pananampalataya. Amen! Hallelujah! Dadating din tayo sa ganyang pagkakataon.
magtetestimony tayo dito mga kapatid, iba't ibang klaseng kapagsubukan, pero lagi tayong nagtatagumpay dahil sa tulong at biyaya po ng ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya, meron po dito sinasabi mga kapatid, sa Epeso, si Pablo mga kapatid, sabi niya, prayer niya mga kapatid, dinadalangin ko sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Yan ay ng ating Panginoon. At ang kasunod mga kapatid, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Notice mga kapatid, mananatiling nananahan po sa atin ang ating Panginoon kung meron po tayong pananampalataya. Amen. Yung kagandahan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Marami po nga talagang nagkakaroon tayo ng kaunawaan. Kasi kung hindi po mananatili ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo pananahanan ng ating Panginoon. Amen. Tandaan niyo po yan. Kaya sabi ko, dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Amen. Pag-ibig natin sa ating Panginoon, maging ugat at maging pundasyon. Kaya sabi ko kanina mga kapatid, hindi niya talaga tayo makakapaglingkod sa ating Diyos kung hindi nating mahal na tunay ang ating Diyos. Hindi tayo makakasunod sa kalooban ng ating Panginoon kung walang pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya, sabi diyan, kailangan maging ugat. Maging pundasyon po natin yung pag-ibig, mga kapatid. At sabi diyan, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. Praise the Lord. Hallelujah. At naway, maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, kaya dapat maging pundasyon yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos, dapat tapatan po natin yan ng pagmamahal po natin sa ating Panginoon. Tandaan po natin, wala tayong malaking bagay na pwedeng maibigay sa ating Panginoon, kundi yung ating sarili. Ito yung alay po natin sa ating Panginoon, yung buhay po natin. Kaya mahalin natin ang ating Panginoon kung paanong minahal din tayo ng ating Diyos sa ating karumihan noon. Amen. Hindi tayo, makasalanan tayo noon, pero yung pag-ibig ng ating Panginoon ang siya pa rin nanagana. Kaya ngayon na tayo ay naligtas na, nandito na sa pananampalataya, gawin natin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon, yun yung paugatin natin, maging pundasyon po natin, at hayaan ng Diyos ang kumapit po sa atin. Sa mga bagay na yan, maunawaan po natin, di ba? Ang sabi niya mga kapatid, sa tabi niyo mga kapatid, upang inyong lubos ang maunawaan, kasama ng mga kapatid sa pananampalataya, kung gaano kalawak, yun yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. Grabe. Kaya meron po tayong kanta ng sukdulan eh. Amen. Sukdulan biyaya. Grabe mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. At meron pa dito, isa pa, hindi kaya ni Pablo mga kapatid na ilagay sa isang pangungusap eh. Kung gaano kadakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Ang sabi niya, yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi kayang abutin ng pag-iisip. Grabe, paano kaya, gaano kaya kalalim, kalawak ang pag-ibig ng ating Panginoon na hindi kaya ng isip natin comprehend, mga kapatid. Kaya, manatili lang po tayo sa Kanya at makikita at mararamdaman po natin ang pag-ibig ng Diyos. Once na malalim po mga kapatid ang koneksyon, ang ating relasyon sa ating Panginoon. Kaya, Darwin, ito yung paborito mong verse. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Amen! Hallelujah!
talagang mapalad. Mapalad ang mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, yung mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon, meron o wala, nagtitiwala yan sa ating Diyos. May mga tao kasi pag meron lang, pero pag wala, ayaw na. Amen? Pero dito mga kapatid, mapalad ang tao na nagtitiwala sa ating Panginoon, meron man o wala. Dahil ang nagiging pag-asa nila ay ang ating Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Say, sapagkat siya'y magiging tulad na sa punong kahoy na naitanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo. Sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Yan pala mga kapatid, once na tayo ay maging rooted sa pananampalataya, at tulad po tayo ng puno mga kapatid na natanim sa tabi ng tubig. Hindi tayo natatakot sa mga pagsubok na dadating sa atin. Bakit? Kasi alam natin na mayroon po tayong supply na galing po sa ating Panginoon mga kapatid. Hindi tayo natatakot mga kapatid dahil patuloy na mananariwa pa rin ang kagandahang loob sa bawat isa po sa atin. Praise the Lord! Yan ang maganda kapag tayo po ay nagtitiwala ng lubos sa ating Panginoon at patuloy na pinapalago po natin ang ating pananampalataya. Ang sabi diyan, para tayong punong kahoy talagang lumalago mga kapatid. Nagiging sariwa po tayo. Sabi niyo, mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sa panahon ng pagkatuyo mga kapatid. Alam natin yung babalitaan niyo ba yung nangyayari mga kapatid sa Europe? Nagkakaroon ng drought, nagkakaroon ng tagtuyo. Salamat sa ating Panginoon, hindi tayo katulad ng mga kapatid nagkakaroon ng tagtuyo. Sobrang tagtuyo sila mga kapatid sa Africa, ganun din, sobrang tagtuyo, maraming namamatay. Pero salamat sa ating Panginoon, ganun man ang mangyari noon. Pero alam ko mga kapatid, sa pananampalataya, dumating man ang ganun pagkakataon sa buhay natin, nakakapit pa rin tayo sa ating Panginoon. Alam pa rin natin kung sino ang tatawagin natin sa mahihirap na pagkakataon. Hallelujah, tanging nakatingin pa rin tayo sa ating Panginoon at nagiging pag-asa natin ang ating Diyos. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi diyan, hindi yan titigil sa pumumunga. Kaya ang healthy na mananampalataya, namumunga po yan ng mga mabubuting bagay. Praise the Lord. Pero kung may mga rooted, meron din consequences. Meron din pong problema kapag hindi po tayo rooted sa salita ng ating Panginoon. May mga warning na dito mga ang Biblia mga kapatid. Ngayon pa lamang ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay pinuputol at inahagis sa apoy. Kaya kung mananampalataya ka pero yung iyong ugat o yung iyong mga bunga mga kapatid ay hindi magaganda, may nakalaan na palakol para putulin mga kapatid. Kasi sayang ang paglilingkod ng isang mananampalataya kung sinasayang lang po niya yung mga taon na ginugugol na wala po siyang ginagawa sa loob ng kaharian ng ating Panginoon. Ulit-ulit ko na sinasabi po sa inyo, walang tambay na tinawag ang ating Panginoon. Walang taong tambay sa kaharian ng ating Diyos. Amen. Nadaanan na po natin yan mga kapatid sa ating pangangaral ng mga karaan. Nado ka sa loob ng kaharian ng Diyos, patambay-tambay, patas-taas ng damit. Ganda pala dito sa ano. Ganun mga ano, di ba? Mga tambay. Lakad-lakad. Bukad ng damit. Lagay sa balikat. Ganda pala dito sa kaharian ng ating Panginoon. Nilalakaran ko dito mga ginto. Tapos pag ganun-ganun ka, baka makidlatan ka dun.
Ayan. Walang ganun, mga kapatid, sa harian ng ating Panginoon, lahat ay dapat merong ginagawa. Lahat po ay merong ginagawa sa karyan ng ating Panginoon. At once na tinawag po tayo ng ating Diyos, talagang dapat nakatayo po ay nakaprogram na, mga kapatid, para magbunga, lumago, amen, sa pananampalataya. Dahil once na tayo po ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, kusang mamumunga po ang bawat isa po sa atin. Kusang lalago po tayo. Bakit? Kasi sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Pero kung para kang tubig na stagnant, hindi ka makakalayo, babahok ka pa. Yeah, ganun yung stagnant na tubig. Hindi na sila makalayo, namamahok pa. Kasi maraming mga debris, mga kapatid. So, pag tayo, mga kapatid, yung ugat na meron tayo, hindi natin papalalimin, hindi natin naayusin, papalakulin po yan. Ang sabi niyan, pagkatapos putol-putulin, iahagis sa apoy. Alam natin yan kung saan yan, mga kapatid. Ang sabi sa Hebreo, chapter 12, verse 15, pakaingatan ninyo na baka ang sinong mang mahulog mula sa biyaya ng Diyos, baka may ilang ugat ng kapaitan ang sumibol at bumagabag sa inyo at mahawa nito ang marami. May ibang klaseng ugat pa pala. Kapag hindi ito ugat na galing sa ating, o hindi natin talaga patungo sa ating Panginoon ang ugat na ito, merong ibang ugat na pwedeng sumibol. Sabi niyan, mga kapatid, kapaitan, yung mga bitter, kapaitan, mga kapatid, kapagabagan, at ang danger pa dyan, mahawa yung marami. Huwag sanang ganyan, mga kapatid. Sana yung ugat na meron po tayo sa pananampalataya ay blessing po ito. Amen. Hindi po ito danger, kundi maging blessing po sa bawat kapatid po natin sa pananampalataya. Kaya ayon, tanda, alam yung mga unang pananampalataya dito, ayaw na ayaw ko yung word na tisod. Ayaw na ayaw kong marinig po yan sa loob ng church, yung word na tisod, kasi ginagawa po yung alibay ng iba para umalis sa pananampalataya. Ay, natisod ako, wala na, ayaw ko na dyan. Ginagawa po nilang alibay yan. Amen. Kaya ayaw ko po yung naririnig ko yung word na tisod dito sa loob ng church, mas lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Ay, natisod ako. Ginagawa po natin ang lahat ng bagay, mga kapatid, na maging pagpapala ang gawain ng ating Panginoon sa bisita man, sa mananampalataya man, at sa mga nakakakinig, maging pagpapala po tayo ng ating Panginoon. Yeah. Diba, tinatama natin pag dito, mga kapatid, pag tayo magpapasalamat, pasalamat lang, huwag ang gre-reklamo. Ha? Buti naman lahat dito nagpapasalamat. Kasi yung iba kasi, siguro sa mga ibang lugar, mga kapatid, pupunta po dito sa may pagpapasalamat. Ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon. Tapos pagkatapos ng pasasalamat, nagre-reklamo pala. And, hindi, mga kapatid, pupunta ka dito sa likod ng pulpito para magpasalamat, hindi magreklamo. Kalakasan ang hinahanap ng mga kapatid sa pananampalataya. Kaya bigyan po natin ng blessing sa pamamagitan ng mga testimonies po natin. Amen. Para yung root, mga kapatid, na meron po sila, yung ugat na meron sila, mas lalong lumalim dahil nakakakinig sila ng mga kapangyarihan at pagpapala po ng ating Panginoon. Kaya itama po natin mga bagay na yan. Kaya hanggat maaari sa biyaya ng ating Panginoon, talagang maging positive po yung gawain ito sa bawat isa po sa ating. At salamat sa ating Panginoon, nangyayari din naman po, mga kapatid. Amen. Kaya, kailangan maging rooted ang bawat isa po sa atin. Amen. Maging rooted po ang bawat isa sa atin. Rooted sa salita ng Diyos, rooted sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Bakit, mga kapatid? We must be rooted for us to access the full blessing of the Lord. Amen. Kasi pag natap natin, mga kapatid, yung sinasabi kaninang batis, yeah, sa Jeremiah, chapter 7, mga kapatid, kung matap po natin yung ilog, yung batis, mga kapatid, hindi po tayo mag-aalala. Nandun po yung laging blessing po ng ating Panginoon. Kaya palalimin natin yung ating mga ugat, mga kapatid.
Alam mga kapatid, pag mayroong dumadating ng mga bagyo sa buhay po natin, kahit dito sa ano sa mundo natin, pag ang isang puno ay nauga po yan, mas lalo po yung lumalago. Pag binabagyo yung isang puno, mas lalo yung lumalaki. Bakit? Kasi nagkakaroon ng panibagong, kasi yung ugat punan, pag nagalaw ang puno, nagkakaroon ng ulit ng space, lalaki po ulit sila. Ganun din po sa atin, kaya kailangan natin ng pagsubok. Kailangan galaw-galawin po tayo minsan ng ating Panginoon para mas lalong lumago yung ating mga ugat, mas lalong lumaki, mas lalaging yung pagkapit natin sa ating Panginoon ay maging ganun na lamang. Praise the Lord! Kaya kung gusto po natin ma-access yung full blessing ng ating Panginoon, kailangan po natin maging rooted sa pananampalataya, sa salita po ng ating Panginoon. And sabi ng John, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Amen. Kaya alamin natin kung saan nakapundasyon po yung ating pananampalataya, kung saan papaugatin natin ang ating pananampalataya. Dahil kung ang Diyos, mga kapatid, amen, magbubunga po tayo ng marami. Praise the Lord. Sapagkat kung hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Tunay naman, mga kapatid. Kaya sabi niya, kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin ay siyang itatapon katulad ng sanga at matutuyo at sila'y titipunin at iahagis sa apoy at masusunog. Talagang may parusa po sa mananampalatayang hindi lumalago. Amen? Nasabi yan ng Biblia. Kaya ang bawat isa po sa atin, ipanalangin po natin na palaguin tayo ng ating Panginoon. Lord, palaguin mo ako. Ayaw kong maitapon sa apoy. Mainit po. Mainit yan, Lord. Buti kung magkape-kape lang, pero hindi. Palangoy-langoyin ka dun, mga kapatid, sa dagat-dagat ang apoy. Matutuwa ka kaya, ma. Kasi may talent daw ang mga Pilipino eh. Kahit tanghaling tapat, santing ang init, kayang magkape. Yun daw ang talent ng mga Pinoy. Pero yung pupunta sa impyerno, maglangoy-langoy ka doon, hindi yung talent, mga kapatid. Panghabang buhay po yun. Mahirap yun, mga kapatid. Kaya sa atin, mas maganda na manatili po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Yung ugat natin ay mas lalong lumago sa ating Panginoon, sa salita ng ating Diyos. Praise the Lord! At ito yung mga huling verse, mga kapatid. Kaya't kung paanong tinanggap niya si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Praise the Lord! Yan po sabi ni Pablo, mga kapatid, sa mga taga-Kolosas, mga kapatid, na manatili po tayo. Ayan sa 7 niya, no? Sabi diyan, kahit kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya na nakaugat. Praise the Lord! Nakaugat at nakatayo sa Kanya. At matibay sa pananampalataya. Gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. So, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Sana dumating, mga kapatid, ang mga panahon pa, ilang taon pa, 5 taon pa, ay mas lalong maging malago po ang ating pananampalataya. Hindi po tayo, mga kapatid, nangangarap na lalago tayo, pero may nang naiiwan sa atin. Kailangan sabay-sabay po tayong lumalago sa pananampalataya. Pilitin po natin na lagi po tayong lumago, mga kapatid. Pilitin po natin, dahil ang Diyos, natutuwa po yan sa mga tao o sa mga mananampalatayang malago. Praise the Lord. Kaya patuloy, mga kapatid, na tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Na patuloy na nire-remind tayo ng ating Diyos na kailangan lumago ang bawat isa po sa atin. Kaya sa mga mananampalataya, sa mga nakakinig, mga kapatid, hindi nyo pwedeng irason sa ating Panginoon, Lord, hindi mo naman sinabi na kailangan lumago ako eh. Hindi, ito nasa pangangaral. Nasa Biblia na po pati. Ang kailangan po lang natin, mga kaibigan, mga kapatid, ay
sumunod po sa kalooban ng ating Panginoon. Once na magawa po natin ang mga bagay na yan, mas lalo pong lalago ang ating bunga, mas lalong lalalim, tataba ang ating mga ugat sa pananampalataya at sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord! Kaya kahit anuman ang mangyari sa atin, kahit anuman ang mga pagsubok na dumating sa atin, hindi po tayo matitinag ng iba't ibang klaseng mga paraan ng kaaway para pabagsakin ang pananampalataya natin. Sabi diyan, ihilig man tayo pero hindi tayo matutumba. Amen. Yan ang kagandahan, mga kapatid. Nakikita niyo yung malalaking puno. Minsan pag malakas ang bagyo, humihilig yan pero hindi natutumba. Pag malaki ang, kung malalim ang kanilang mga ugat. Praise the Lord. Kaya minsan kung dadating man sa pagkakataong yan, dati dun sa amin, huli na ito mga kapatid, sa amin meron doon isang puno. Humihilig yan ng ganyan eh. Kasi malakas yung bagyo noon. Malapit din siya doon sa may ilog. Humilig siya ng ganun, pero alam niya kapatid, yung puno, tumaas ulit. Bakit? Kasi naging malakas mo muli siya. Kaya sa atin mga kapatid, na mga merong pinagdadaanan dito sa pananampalataya, sa atin mga kapatid, na parang medyo naliliglig ating pananampalataya, medyo humihilig tayo mga kapatid, hallelujah, patuloy lang po tayong kumapit sa ating Panginoon at muli po tayong ibabangon ng ating Diyos, mga kapatid. Amen, di ba? Sabi ng Micah, mga kapatid, rejoice not against me, O mine enemy. When I fall, I shall rise, mga kapatid. Kung matumba man tayo, babangon tayo. Bakit? Dahil meron po tayong Diyos, hallelujah, na umaalalay sa bawat isa po sa atin. Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Be a rooted Christian. Hallelujah. Ipanalangin po natin yan, mga kapatid. Lord, palaguin mo pa ako. Palalimin mo pa ang aking ugat sa pananampalataya para dumaan man ako sa iba't ibang klase ng pagsubok. Sa iba't ibang klase, hallelujah, ng mga testing sa aking buhay, sa pananampalataya o sa buhay mong ito, hindi ako lalayo sa iyo. Bagkus mas lalo akong lalapit sa iyo, Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, Lord, Panginoon, salamat, God, hallelujah, sa mga salitang ito, Lord, hallelujah, ng aming narinig. Salamat, God, hallelujah, na patuloy ka, Lord, hallelujah, na nagpapaalala at patuloy na pinapalakas ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong salita. At God, hallelujah, ako po'y nananalangin, Panginoon, sa bawat isa po sa amin na patuloy na palaguin niyo po ang aming pananampalataya. Palalimin niyo po, Lord, hallelujah, ang aming relasyon po sa inyo. At mas lalo ka naming makilala, Panginoon, ang iyong mga salita, God, hallelujah, ay magkaroon ng kapangyarihan po sa aming buhay, Panginoon. Lord, hindi po kami nangangarap, God, hallelujah, na bibilang po kami ng taon na wala po kaming nagagawa sa iyong kaharian. Hindi po kami nangangarap, Lord, hallelujah, na bumibilang kami, God, hallelujah, ng taon na naglilingkod pero hindi nagkakaroon ng magandang bunga ang aming pananampalataya. Kaya, God, hallelujah, sa pagkakataong ito, kami po, God, hallelujah, ay nananalangin na patuloy na palaguin, Panginoon, hallelujah, ang aming pananampalataya upang meron po kami, God, hallelujah, makitang magagandang bagay na ginagawa niyo po sa aming buhay. Kaya, Lord God, hallelujah, ang aking mga kapatid, hallelujah, na nandito ay patuloy, God, hallelujah, na kayo po, Panginoon, hallelujah, ang magpalago sa bawat isa po sa amin, ang pananampalataya po namin, hallelujah, ay patuloy niyong pong palawakin, Panginoon, upang ang iyong pagpapala ay maranasan din ng bawat nakapaligid po sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, in Jesus' name, amen, hallelujah. At tayo po tumayo, mga kapatid.